Hello guys, at magandang araw sa inyong lahat. At ngayon, mag-unbox tayo ng ating bagong Samsung Note 10 Plus. At iti-test na din natin yung camera niya, tsaka yung pinagmamalaki nilang stabilization. Okay? So, start na tayo. Hello guys, so ngayon, i-unbox natin itong Samsung Note 10 Plus. At i-test na rin natin yung pinagmamalaki nilang camera, video, and photo. So, kare-receive ko lang nito. Tara, Mers. So, natin, tingnan natin kung naan sa loob. So, siya. Okay. Siya kasama. Tingnan natin. Okay. Malaki siya, no? Sellado. Okay. Yeah. So natin yan. Okay. So itutuloy natin dito kasi dumating yung batang malikot doon. Kaya dito natin tutuloy, no? So, eto siya. Ganun tayo na ito. After time buds. Unahin natin ito. Okay. Okay. So, ayan. Okay, so, meron tayong ng SIM card. Tapos, open mo ito. Dito yung warranty card niya. Okay. At meron na siyang casing. Transparent casing. Okay. So, itabi muna natin ito. Okay. Tapos, siyempre yung unit natin. Okay. Ganda siya. Ayan o. Apat yung cameras niya dito. Tapos, ito yung front camera niya. Tapos, ito rin gagamitin mo. Magkamit to center sa mga from all the cellphone mo. Sa bago mo sa mga cellphone mo. Charger. At kung tingin na mo pa siya sa mga pamahalaon ng mga charger. Ito, pag-parehas siyang para sa Samsung Note 10 natin.
Nike. Tapos ito, okay, meron siyang ito yung pen natin, ha? Ito magic wizard pen daw to, kasi kung titingnan mo, meron siyang button dito. Pag kinlik mo yan, kahit nun malayo ka sa ano mo, sa cellphone mo, nakakapag-browse, nakakapag ano ka pa sa nasa camera mo or anything. Okay? So, nagagamit mo pa din siya. Parang wizard. Okay? So, dito. Tapos, itong badge. Tingnan natin kung ano meron. Okay. So, ano siyang cable. Ayan o. Pares na ganyan yung magka yung end-to-end niya. Ano, puro ganyan. Ito yung gagamitin natin cable for charging the our cellphone. Tapos, ito yung earbud niya. Ito yung wireless earphone mo. Ayan siya. Wireless earphone mo. Okay. So, pag-charge mo yan, lalagyan mo lang siya dyan. Tapos, pwede ka na muna siyang i-charge. Okay. Tapos, ito naman, pag in-open mo to, pag in-open mo ganyan, automatic siyang ma-detect nung cellphone mo. Kaya, automatic siyang magko-connect at magagamit mo na yung mga earphone mo. Wireless earphone na left and right. At pwede mo rin siyang i-charge from here. Pwede mo rin siyang i-charge basta back-to-back. Para ganyan siya. Okay? So, ngayon, susubukan natin yung video niya. Yung camera niya, susubukan natin. Papakita natin. Okay? Okay, so ngayon, titingnan natin kung ano magagawa ng camera nito. Open natin yung camera natin. Okay? So, ayan siya. Meron tayong food. Just ka naman food. Meron siyang night. Meron siyang panorama, meron siyang pro, which is manual settings yan. Okay, live focus, meron siyang photo, video, live focus video, super slow motion, try slow motion. Okay, so meron siyang hyperlapse. Okay, ito muna tayo. Tingnan muna natin yung settings. Dito sa settings, ayan, meron tayong rear video size. Okay. At yung sa likod, kung titingnan mo, meron tayong 4K na 60fps. Tapos, meron ding full HD na 60fps. Tapos, meron tayong standard HD, which is 720p. Ayan lang natin sa 1080p. Okay, yung front video size niya, resolution niya, meron din siyang 4K, kaya lang wala ng 60fps dito. Ayan lang natin siya sa 1080p. Okay, tapos advanced recording options. So, ayan, mga ano yan, format yan, pero ayan lang natin kasi yung mga yan, kung minsan di mag-play sa ibang mga players. Okay, HDR rich tone, high dynamic range yan. So, hayaan lang natin, naka-on yan. Okay, tracking autofocus, keep the camera focus into selected subject, hayaan lang natin naka-on yan. Okay, i-on mo yan pagka isa lang yung subject mo kasi pagka marami, malilito yung camera mo. So, pictures as previewed. Save selfies, prepare view, but yan lang natin, pwag natin off yan. Okay, tapos yung grid lines, ayan lang natin. Tapos location tags, i-off lang natin. Tapos camera modes, ayan lang natin yan. Andiyan yung mga modes niya, tulad nung nakikita natin dun sa labas. Tapos storage, so ayan siya. Tingnan natin yung ano. Okay, andyan yung stabilization niya sa taas. Ayan, super steady on. Ibig sabihin, naka-on yung stabilization natin.
off lang muna natin. Okay, meron tayong ano dito, flash. Okay, off lang muna natin yan. Okay, kung mapapasin mo itong mga parang ano, parang mga ano sa baba, ayan mga yan. Ayan yung mga cameras natin. Titingnan mo siya, ayan ah. Ayan, parang ano siya, ayan yung pinaka telephoto niya. Hindi naman siya actually telephoto, pero yun yung pinaka huling camera niya. Tapos meron tayong parang normal lang. Tapos meron namang wide. Ito yung wide. Okay, dito lang tayo sa normal. Tapos punta muna tayo dito sa pro. Dito sa pro kung saan may control ka sa ISO mo. Ayan, hanggang 800 siya. So, lagay lang natin siya sa 50. Okay, para maiwasan yung mga noise dyan. Aperture niya. Okay. So, all the way down. Taas lang natin. Provide natin para lumiwanag. So, tingnan. Okay. So, tapos, meron din tayong live focus. Ayan yung live focus niya. Ito na kasi ito. Big circle. Effect ready. Meron siyang zoom. Meron siyang create. So, dito tayo sa photo. Okay. Magsha-shot tayo ng mga videos. Okay. So, ngayon, video muna tayo ng normal nang hindi naka-on yung stabilization niya. Tapos, yung susunod, i-on natin yung stabilization niya. Okay, so, eto muna yung hindi naka-on ng stabilization ng camera natin. Okay, at ito naman yung naka-on naman yung stabilization natin. So ayan, nakita niyo yung ano, pagkakaiba nung naka-on yung stabilization niya tsaka yung hindi naka-on yung stabilization niya. Okay, so malaking tulong yun. Actually, sinabi ko dun sa model natin na bilisan niya yung lakad niya para makita natin na umalikot talaga yung mga videos. Pero parehas lang yung speed nung hindi naka-on yung stabilization tsaka yung naka-on yung stabilization natin. At ngayon naman, titingnan natin yung slow motion natin. Okay? Okay guys, at yan ang ating mabilis na review para dito sa Samsung Note 10 Plus natin. And I hope you enjoyed this video, at hanggang sa muli, ito po ang inyong host, Brian Layog, at paalam!